Hello guys, welcome sa ating channel. Ang pag-uusapan natin ngayon guys is tungkol sa thermostat, kung ano ba ang function niya sa ating air conditioning at ano ba ang tamang paggamit para mas sumaba pa ang lifespan ng ating compressor. Pero bago ang lahat ng yan guys is bago ka pa sa ating channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para maging updated pa sa mga susunod na video. Okay, ano nga ba ang thermostat guys? Ano ba ang function niya sa ating air conditioning? Okay, ang thermostat guys, siya yung nag-re-regulate or nag-maintain sa room temperature. Okay, depende sa ating desired temperature or sa ating settings. Okay, so ito yung sensor niya guys. Ito yung magsisense kung nasa anong temperature na ang ating room temperature. For example guys, sa 8 nakaset na to sa 20 degrees Celsius. So pag nangyari guys is pag na-sense na ng sensor natin na naabot na natin yung desired temperature natin. For example guys, dito 8 ang equivalent kasi ng 8 is 20 degrees Celsius. So pag na-sense ng sensor natin na naabot na natin yung desired temperature natin, is ika-cut off niya yung compressor. Okay, ika-cut off niya. So pagkatapos nun guys, if na-sense na niya naman na tumaas na yung room temperature natin, is papa-underin niya ulit yung compressor para ma-maintain yung desired temperature natin. So ganun yung nag-work yung thermostat guys. Okay, ang compressor guys is connected sa thermostat, then dito yung thermostat connected yun sa selector switch natin. Okay, ito yung selector switch natin. Okay, timer type siya. Okay, tapos ito yung mga numbers niya guys. So kunting tip lang guys. Okay, ito yung constant settings niya. So ibig sabihin pag dito mo sinet yung timer is constant na yung kagana yung unit. Okay, di katulad dito nga na depende sa, for example sinet natin sa 4 hours is unti-unti siyang mapupunta dito sa off. Okay, so mag-off siya within 4 hours depende sa settings natin. For example, sinet natin sa 6 hours. Okay, ibig sabihin mag-off siya sa 6 hours. Okay, balik tayo sa thermostat guys. So ang dapat na paglagay dito guys is di dapat nakadikit sa evaporator. Okay, ano kasi ang magiging tendency pag nakadikit ito sa evaporator? Okay, for example nakaganito to. Ang mangyayari kasi guys is malamig kasi itong evaporator. So ibig sabihin pag naka-send siya ng malamig, posibleng i-cut off na yung compressor. Okay, kaya mas maiging is may holder, dapat nakalagay siya sa holder at di siya nagka-touch sa ating evaporator. Okay, tapos ano pa bang mabibigay kung natin ha? Okay, bibigyan ko kayo na kung ano ba ang value nitong number sa ating thermostat. Okay, ang 10 guys, yun yung pinaka maximum na settings natin. Ito guys is ang equivalent nito is 16 degrees Celsius. Okay, ang 9 guys is nasa, mag-add lang tayo ng 2. Ang 9 guys is nasa 18 degrees Celsius. Okay, tapos ang 8 is nasa 20 degrees Celsius. Ang 7 guys is nasa 22 degrees Celsius. Ang 6 guys is nasa 24 degrees Celsius. So ang 5 nasa 26 degrees Celsius. Ang 4 nasa 28 degrees Celsius. Okay, ang 3 is nasa 30 degrees Celsius. And 2, so na yan guys. So
32, tapos yung okay. So I hope nakakuha nyo yun, guys. So ang pinaka, ang mabibigay ko na tip, guys, is ang tamang settings dapat sa aircon is nasa within 20 degrees Celsius, okay, to 24 degrees Celsius. So sa ating thermostat is ang 20 degrees Celsius natin ay ang number 8 plus 27 and 24 22, so 6 ang 24 degrees Celsius. So ang ma-advise ko, guys, is within 6 to 8 degrees Celsius, okay, para automatic na magka-cut off itong compressor. Okay, ang mangyayari kasi, guys, is the lower temperature isiset mo yung aircon, yung thermostat, is the more time na bubunuin ang compressor. So ang mangyayari yun, guys, is pag binaba mo masyado yung temperature settings mo, is mas longer ang time na bubunuin ng compressor. So ano bang disadvantage pag ganun? Ang disadvantage pag ganun is pag mas mahaba yung time na bubunuin ng compressor, gaganahin ng compressor, is syempre mas prone siya na mas madali siyang masira. Okay? Kasi ang mangyayari, hindi siya nag-cut off. Tapos ang pangalawa is tataas yung bill ng electricity mo. Kasi sa air conditioning, guys, ang pinaka ang cost na nagmamahal yung konsumo ng air conditioning mo is itong, dahil sa ang compressor mo is ng mas more yung hours na bubunuin niya. Okay? So ano pa bang gagawa kong tip, guys? Dito sa Kundura type, guys, okay, ito yung sa pan motor niya. So dito may nagtanong pala sa akin, ano ba ang magandang settings? Kasi ang kadalasan kasing misconception about air conditioning, guys, is ang iba gusto, mas gusto nila yung low cool kasi daw mas nakakatipid daw sila sa electricity. Ang masasabi ko lang tungkol doon, guys, is para sa akin mas maganda yung nasa high cool ka. Okay. Pero if mas comfortable ka sa low cool, okay rin yun. Pero sa akin mas maganda ang high cool kasi bakit, guys? Okay. So pag naka-high cool kasi siya, mas malakas yung hangin. Ibig sabihin nun, okay, ang high cool kasi ang na-adjust lang kasi between sa high cool at low cool is yung fan speed. Pag naka-high cool ka kasi is syempre mas malakas yung buga ng hangin, mas madali niyang palalamigin yung room. So mangyayari, mas madali niyang ma-cut off yung compressor kasi mas madali niyang maabot yung desired temperature natin kumpara sa low cool. Ang misconception kasi ng mga consumer is yung mas mahal daw yung kuryente, ang electricity bill nila pag nag-high cool sila. Actually, guys, ang ina-adjust lang doon is yung fan. Okay? Ang yung fan lang ina-adjust doon. Kasi ang mga window type na conventional type, guys, is fixed speed yung compressor. Okay? Fixed speed lang yung compressor niya. So, hindi siya, for example, guys, hindi siya low or hindi siya nag-high yung makina niya, fix lang yung makina niya. So isa lang ang under niya. Okay? So tuwing nag-high call tayo, ang ma-advise ko is mas maganda mag-high call kasi mas madali niyang mas malakas yung buga ng hangin, tapos mas madali niyang naaabot ang desired temperature natin. Kaya mas madaling mag-cut off yung compressor. Okay? So ibig sabihin nun, para sa akin, mas makakatipid ka kung naka high cool yung settings mo kaysa sa low cool. Okay. So if may nakalimutan ako, guys, pwede nyong i-comment sa comment section natin
para ma pwede na sagutin yung mga concern nyo. Okay. So, I hope nakatulong tong video na to, guys. Is huwag kalimutang mag-like pala sa mga bago sa ating channel. Mag-like at subscribe sa ating channel para maging updated pa sa mga susunod na video. Okay. This is Ricky, guys, and I'm out.